Magandang umaga po. Ako galing sa Mindanao. Isa po ako ng anesthesiologist na tumatakas para sa kaya community medicine practitioner dito ako. Nasa Mindanao dito ako at saka expertise. So, ang nakikita po namin dito, failure in the leadership of Aquino. So, kahit nasasabihin niya, wala siyang kaalam-alam, presidente siya. So, wala din siya kawala doon. Alam niya, tapos i-deny niya, mali pa rin. No? So, failure talaga in leadership. So, yung ano, yung mga sa panong fiasco is actually parang ano siya eh, parang nag-heighten doon ang Mindanao, yung the so-called Mindanao conflict. Pero karagtong pa rin ito naman. Total war, all-out war, ngayon all-out offensive na naman. At lilinawin ko po na hindi po ito religious conflict, kaya yung mga anti-Moro dyan, anti-Moro people, lilinawin ko ang Mindanao tribe people. So meron kami tolerance sa isa't isa, sa diversity sa Mindanao. Bilang Commander-in-Chief, isinubo sa Tiyak na kapatayan ang mga miyembro ng PNP-SAF. Sa Tiyak na kapatayan, binaliwala ang buhay at makanan ng mga sibilyan. Nilagay sa panganib ang mga usapang pangkapayapaan. Dapat silang managot itong rehime U.S. Aquino sa madugong sagupaan ng Mama sa Pano, Maguindanao noong Enero 25. Ito na sasawin ito. 44 na PNP sa, so 18 MILF, 4 BIFF, 7 civilians, meron pa isang bata. So, nakikita din namin dito cover up sa pahihimasok ng US, no? Kasi ang nadidirekta nito, itong operasyon na ito, is yung US pa rin. So, ang nakikita namin dito is control, no? This is a resource war, kasi yung Liguasan March, belongs to the Moro people. So, ang nakikita namin kung parang isha-shock, no? To create a collective shock. Ngayon, ano ba nangyayari kapag tinutorture yung tao? Diba, you give up something that is very important to you. So, kung nalalagay sa shock ang lahat ng mga tao, yung mga communities dito, baka ganun ang magiging scenario. And papasok sila dito doon. So yun yung pinatawag na disaster capitalism. Ngayon, sinasabi nila hustisya para sa 44 staff members lang, no? Hindi naman sila talaga ang, hindi sila lang ang agrebyado, no? Pati yung mga kapatid natin, mga Moro. Walang hustisya kung displaced. Galing sa ano, sa kanila mismong datos, no, latest as of yesterday, 18,555 evacuees. So walang hustisya dyan. Nagugutom na yung mga tao, grabe yung food insecurity, kasi hindi na sila makakabalik sa mga farms nila. Tapos, kahit nasasabihin ng DSWD, nakagastos na daw sila ng more than 16 million, hindi kami natutuwa kasi dapat walang disaster. Ngayon, yung mga sakit, according to DOH, no, yung Integrated Provincial Health Office, as of yesterday, 400 children with cough, no, under 5, ha? 400 children under 5 with cough, cold, pneumonia, tapos yung mga adults may hypertension, so lahat mga stress-related. So, ang daming tao nagsasuffer dito at ayaw namin ito. So, dapat lang sa amin, mananawagan kami na mag-resign na rin si Pangulo para rin sa kanyang health, no, sa sariling health. Salamat. Sunod natin yung mga